Hello. Ating review naman ngayon ay itong Real Mayonnaise na nagawa ko ng Lady's Choice. So ito po i-review natin ngayon. Check po natin gaano kataas yung glycemic index nito at ito po gamit po ng mga pwede pong gamitin para po sa mga salad o kaya pa ako ginagamit ko rin po itong palaman sa tinapay. So gusto kong malaman kung gaano kataas yung glycemic index nito o kung mayroon bang itataas ito sa makaka-apekto ba ito sa ating diabetic, sa ating mga blood sugar. So bago po yan, alamin ko po na aking blood sugar para mapagkumpara po natin mamaya. Yun, baba ng sugar ko ngayon, 98 kahapon, 135 kasi may kinain akong bawal, so ngayon 98 siya. So ito po yung pagbabasehan natin ng ating blood sugar ngayon. So ito po yung Lady's Choice Real Mayonnaise. So ito yung kanyang nutrition facts, ano? Mayroon din siyang carbohydrates at kunting sugar. Lilit lang naman. Lilit lang na porsyento. Pero siyempre, tingnan natin, hindi natin ma-estimate yan hanggat di natin naiyanak actual sa ating malaman sa ating blood sugar. So, paano pala natin gagamitin ito ngayon? Gamitin pa natin sa isang kutsara po ang ating kakainin. Siyempre, wala po tayong ihahalong tinapay o salad. Ito puro lang. Para ganun po tayo mag-experiment. Ano? Para yun lang talagang parang di po makakapekto yung ibang component para po sa ating gagawin. So, ito lang po talaga yung ating kakainin ngayon. Isang kutsara nito. Dali lang. Kuha lang ang kutsara. So, ito. So, kukuha po tayo ng isang kutsara ng mayonnaise. So, yan. So ito po ay ginagamit pong pan-dressing ano, ng mga salad o kaya pinapalaman. Ako, ginagamit ko rin po itong palaman. So ito po yung experiment natin ngayon. Titingnan natin kung sa isang kutsara kaya o tablespoon ng mayonnaise ay makakapekto kaya ito sa ating blood sugar. Safe ba ito sa mga diabetic na gamitin? So try na po natin. Yun, medyo malinam na po siya no? At medyo may konting alat. So, tama po yung pan-dressing at saka palaman. Yan po. At after 1 hour, babalik po tayo para check po ulit ang kanyang blood sugar para malaman po natin yung resulta at kung mayroon pong epekto ito sa ating blood sugar.
Babalik po tayo after 1 hour. 1 hour later. Okay, lumipas na po ang isang oras. Ano, tala, alamin na po natin yung aking blood sugar ngayon. Katapos kong kainin ng isang kutsara ng real mayonnaise na gawa po ng Lady's Choice. So, check na po natin ang aking blood sugar ngayon. Tingnan natin kung mayroon bang nakakapag-spike ba ito ng ating blood sugar. Check na po natin. So, yun. So, kanina po ng aking blood sugar po ngayon, dati nakaraan ay kanina po ay 98, ngayon po ay 108. So, tumaas po ng 8 milligram per deciliter. 10. So, tolerable naman po yan. Baba, napakababa naman po yan. Kasi meron pa rin po siyang konting-konting ano lang, porsyento ng sugar at saka carbohydrates. So, ingat lang din po tayo kasi ito po yan at mayroon po yung cholesterol. So, hindi naman po, wala naman po siguro nag-araw-araw ng ganun gamit, konsumo. So, yun po, no? At bababa lang po siya. Bagay, 1 tablespoon lang naman yung ginamit natin. So, yun po. Maraming po salamat at muli, kung ikaw ay first time na nakapanood ng aking YouTube videos at hindi ka pa nakapag-subscribe, please like at subscribe. Pakihit na rin po ng notification bell para sa tuwing ako po ay mag-upload ng aking YouTube videos ay ma-inform po kayo. Maraming po salamat sa inyong subaybay, pagsubaybay at pagsuporta.